Hello guys! Good morning! Blessed Sunday! Bali maaga na naman kami umalis ni Mandy kasi magsisimba kami ng 7 a.m. At pagka uwi namin, syempre matik na yan, dadaan kami kila Nanay Ging. Sobrang nagpapakit nga ang anak ko. Pagkatapos namin nag-breakfast, naglinis muna ako dito sa sala namin. At pinakain ko na rin si Mandy, tapos si Mama naman yung mag-prepare ng aming lunch. At ang lulutuin ni Mama ay fried chicken. At tingnan nyo naman kung ano-anong mga ingredients ang nilalagay niya yan. Kung ano-anong mga powder na yan. May paprika, garlic powder at kung ano-anong powder. Pero the best talaga. Ang sarap talaga ng fried chicken ni Mama. Dati kasi ang mga nilalagay lang namin dyan ay mga magic sarap or ginisa mix. Ngayon si Mama, iba-ibang powder na ang nilalagay. After niya pa ilayan nalagyan ng mga powder na yan, is prepare niya na rin yung mga ingredients para sa kilawing bangus. Hindi naman ako masyadong mahilig sa bangus, guys. Pero kung meron namang kilawing bangus, kumakain naman ako kahit papano. Hindi ko kasi talaga nakasanayang kumain lagi ng bangus. Ito kasi yung mas madaling bilhin o mas murang bilhin kumpara sa mga kilo ng mga isda. Dahil nga sobrang mahal ng bilhin ngayon. Grabe nga talaga yung bigas. Talagang sobrang nagtataasan na parang weekly ata sila nagtataas. At nagbibideo nga pa rin ako sa cellphone ni Mama kasi nagbablog din siya. At tinutulungan ko nga siyang mag-edit at sana masanay na siya soon. Wala lang naman, gusto niya lang din kasi mag-vlog para may mapagkakalibangan siya. At pagkatapos niyan, prinito niya na yung mga chicken. Tingnan niyo naman, oh, ang ganda. At syempre, ito na yung pinakahihintay namin, ang lunch. Pagkatapos namin mag-lunch, tumawag pala yung ate ko. Kami muna yung magkukwentuhan at nag-iisip nga kami anong pwedeng i-business pag naka-uwi na siya. Madami nga siyang kunikwento sa akin na pwedeng gawing business. Pagkatapos namin mag-usap, is nag-video akin naman kami ni Mama. At syempre, hindi ako magpapatalo niyan. Mahilig talaga akong kumanta, pero yung kanta parang hindi niya ako hilig, charot. Pero nilalaban ko pa din yan. Tingin ko naman maayos-ayos naman kaunti yung boses ko. At wala na nga akong paki sa mga kapitbahay. Siesta time nga yan, baka may mga tulog pa. Baka nabulabog ko sila. That's all for now guys. See you on my next vlog.